kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ang kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako. At dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sinabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami sa mga tao, ayaw nila ng anumang batas o tuntunin. Ang tingin nila sa tuntunin ay parang tanikala na pumipigil sa kanila na gawin ang anumang gusto nila. Pero kung titingnan natin ang buhay, ito ay puno ng alituntunin. At ang mga batas na ito ay gumagabay sa atin na maging maayos ang buhay natin. Kapag tayo ay nagmamaneho sa daan, may mga road signs na dapat natin sundin. Kung hindi, maa-aksidente tayo. Kung hindi tayo titigil sa red light, mababangga tayo. Hindi maring gawin ang gusto natin sa anumang gadget na mayroon tayo. Kung hindi, madali itong masira. Sa school o opisina, hindi tayo makakapasok sa anumang oras na gusto natin. May schedule na dapat sundin upang makapagtrabaho o makapag-aral ng mabuti. Ganon din sa ating relihiyon at sa ating relasyon sa Diyos at sa buhay. Ang mga tuntunin ay hindi pabigat, kundi mga tulong sa atin upang maging mabuting tao. Hindi kailangang hulaan pa kung ano ang gusto ng Diyos o kung ano ang wasto. Binigay na niya sa mga batas kung ano ang gusto niya at paano tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Tulad ng mga Israelita, tayo ay may tipan sa Diyos. May kasunduan tayo sa Kanya. Ang kasunduan sa Kanya ng Israel ay Siya ang kanilang Panginoon at sila naman ang Kanyang bayan. Ang ating kasunduan naman sa Diyos ay Siya ang ating Ama at tayo naman ang Kanyang mga anak. Bilang Ama, pangangalagaan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Dadalhin niya tayo sa ating tunay na tahanan kung nasaan siya. Binigay niya si Jesus ang Kanyang bugtong na anak upang gabayan tayo patungo sa Kanya. Kaya si Jesus ang daan patungo sa Ama. Binigay niya sa atin ang banal espiritu upang bigyan tayo ng lakas na mamuhay bilang Kanyang mga anak. Kung tayo naman ay maging mabuting anak, susundin natin ang utos ng ating Ama. Huwag tayo maging pasaway.
maniwala tayo ng utos ng Ama ay mabuti sa atin. Hindi ito mahirap sa atin at hindi ito pahirap sa atin. Mas magiging maayos ang buhay natin kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Oo, pinipigilan tayo ng mga rinduntunin ng Diyos. Pinipigilan tayo ng gumawa ng masama. Pinipigilan tayo na malihis ng landas. Maniwala tayo na mahal tayo ng Ama at ang kabutihan lang natin ang gusto niya para sa atin. Binigay naman niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Ano pa kayang hindi niya gagawin para lamang sa kabutihan natin? Kailangan natin ng malaking tiwala sa kabutihan ng Diyos upang hindi maging pabigat ang mga utos niya sa atin. Bago binigay ng Diyos ang mga utos niya sa bundok ng Sinai, pinalaya muna niya ang mga Israelita sa pamamagitan ng mga makababalaghan tulad ng pagtawid sa dagat na pula upang ipakita sa kanila na ang kabutihan lang nila ang gusto niya. Gayon din, pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Pagdududahan pa ba natin na mahal niya tayo at ang gusto niya lang ay ang parang ikabubuti natin? Kaya hindi pabigat at pahirap ang mga batas niya. Mahalin natin ang mga batas ng Diyos at sundin ito. Magdadala ang mga ito ng kabutihan para sa atin. Ubutihin Diyos, itanim po ninyo sa aming puso ang pagmamahal sa iyong mga batas. Walang duda na mararanasan namin na mapalad ang mga sumusunod sa utos mo, O Poong Diyos. Ito po ang unang pagbasa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.